But along with their fans' devotion to their love team came the pressure for Kim and Gerald for their careers and personal lives. Well, career-wise, medyo mahirap kasi syempre, kailangan bilang isang actor, you wanna grow and be paired with other people, syempre, para, ano yun, yung growth mo bilang artista, ganun. And yun yung medyo mahirap na part na yun, na sobrang protective nila. Basta parang ipapart na tao sa iba. Ang dami nag-email kina Gabby Lopez, kina Tita Malu, na Ma'am Charo, mapupull out na sila ng TFC, ang dami mga threats. Nung time na hindi ko maintindihan, parang grabe naman, parang gusto ko lang naman magtrabaho. Mas matanda ako ngayon na realize ko na talagang sobrang passionate lang talaga sila. Kimerald soared high for 4 years, but there came a time when even their personal lives and relationship were forced into the spotlight. Hindi ako perfect ng tao. I try my best to be my best. I try my best para maging inspiration sa ibang tao at para maging sa role model. Thank you, Gerald. It was then that Kim and Gerald had to go their separate ways, both professionally and personally. Ang naalala ko lang na there's people telling me na kailangan ko mag-solo na rin kasi syempre hindi naman forever yung love team. Naalala ko talaga yun. But I never really felt na solo, na nag-solo ako or nag-solo yung ka-love team ko. Or, kasi parang lagi ka na sa love team eh. I mean, hanggang ngayon eh, parang una sa love team pa rin eh. Never naman mawawala yun, lalo na dito sa business natin dito sa Pinas, you know. First impression ko kasi actually, medyo mayabang. Honestly ah, pero nung nakatrabaho siya, first time pa namin nag-meet was during our story conference and look test. And we easily got along. Very easy to work with. Such a gentleman. People are really emotionally and yun nga, sobrang passionate sa mga love teams. Yung baga, parang foundation mo to. Foundation mo yung love team. And you just go and do other things para sa growth mo, para mas marami kang matutunan. But, you know, lagi kang may love team at dito ko nagsimula. Both Kim and Gerald were then paired with different partners, but their fans never lost hope to see them reunited again. Grabe, ang tagal na nun. Sobra. Bata pa tayo. Tsaka, hindi ka pa ganoon galing lumangoy. Ayun, totoo niyan. Hindi ka talaga marunong lumangoy. Sobrang nag-i-enjoy kami doon kasi nga malapit sa puso namin yung triathlon at yung sports. So it's everyday sobrang saya namin. Dahil dito sa show, sabi ko nga talagang gumawa ng paraan yung universe para mangyari to. So yung pirang-pira talaga kami makikita. So parang wala rin chance para mag-catch up at para yun nga. Tanungin namin sa isa't isa kung can we still be friends. Pero dahil dito sa show, sabi ko nga honestly, iniisip ko lang, maging professional, ganyan. But habang tumatagal, talaga nagkaroon kami ng chance para tanungin ko siya kung kamusta na siya talaga. O parang maluwag na sa chest mo. Yung parang merong ano, sabi ko nga, sayang eh. Sayang kasi yung mga pinagdaanan namin before. Sabi ko nga na wala talaga ako dito kung hindi dahil kay Kim. So, sobrang grateful. After their love team ended, their friendship / relationship wasn't as smooth sailing due to issues that concerned their personal lives. But eventually, Kim and Gerald found their way to make up and again become friends. Alagaan mo yung love team as long as you can. And huwag mo kalimutan na takes two to tango eh. Hindi mo pwede sabihin na naging successful ka dahil sa sarili mo lang. You have to always be thankful dun sa partner mo. Yun yung natutunan ko sa sitwasyon ko. Kasi sabi kami nag-start ni Kim eh. Wala kaming parehong alam tungkol sa ganitong business. Hindi kami nag-audition for anything except PBB. Wala naman kaming workshops or anything. Talagang we were really a team helping each other.